Magandang araw mga kababayan. Malapit na ang eleksyon. Sabado na ngayon. So, sa Lunes, tayo na ay pupunta sa ating mga presinto para bumoto. At tiyak ko, maghahanap pa kayo ng inyong mga presinto pagdating sa voting place. So, para matulungan ko kayo na madaling hanapin ang inyong mga presinto, ito po ang ilang tips na inyong susundin para pagpunta ninyo sa eskwelahan o sa voting place ay alam nyo na kung saan pinto kayo tutungo. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating tips at konting pagtuturo sa inyo para sa madali ang pagboto, para hindi na kayo mainis at abutin doon ng siyam-siyam at hindi na kayo mairita dahil sa sobrang init. Ayan, bago natin ituro sa inyo ang ating gagawin, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Ate Red's Vlogs. Ayan, so ang ating unang gagawin, bago tayo umalis ng bahay, ay maglista ng kung sino ang gusto nating iboto. At tatandaan natin na ang kung ano ang ating inilista ay yung galing sa ating puso at galing sa ating isipan at malinis sa ating konsensya na yon ang pinipili nating iboto bilang pangulo at mamumuno sa ating bansa. At kung sino ang mga makakatulong nito ay pag napili na natin, nailista na natin, huwag na po nating baguhin kapag tayo nasa labas na. Dapat po yung tamang desisyon ang ililista ninyo. At kung may mga kasama tayo sa bahay na hindi pa nila alam kung sino ang kanilang iboboto, ay tulungan na po natin silang maglista para hindi po tayo maantala sa ating pagboto. At makatapos kaagad tayo. Okay? So, tatandaan din ninyo na walang kahit sino ang makakapagdikta sa inyo kung sino ang inyong iboboto. At kung ang ilan sa inyo ay nakatanggap ng pera mula sa isang kandidato, tatandaan po ninyo na hindi po yan makikita ng kandidato kung sino ang iboboto ninyo. So kahit po kayo ay tumanggap, kahit po kayo ay nakatanggap, ay maaari pa rin ninyong iboto ang gusto ninyong iboto na kandidato. Wala pong makakaalam at walang makikialam kung sino ang inyong iboboto. So, umpisahan na po natin. Huwag na po tayong masyadong maraming marites dahil nakakantala po yan sa ating pagboto. Ayan. So, tayo ay pumunta sa Google. I-type lamang po natin ang voterverifiercomelec.gov.ph. Ayan. Type na po natin yan. And punta po tayo dito sa then punta po tayo dito sa Comelec Precinct Finder Online Verification Government PH. Ayan, dito po natin yan hahanapin. Ayan, ayan na po yung Comelec Precinct Finder Online Verification. At narito po rinedirect tayo dito sa voterverifiercomelec.gov.ph. So, pindutin po natin yon link na yon. Ayan. So, pag nabasa po natin itong disclaimer na to, then pwede na tayong magpatuloy sa ating gagawin. So, click natin ang continue. Ayan. Dito na po natin ilalagay yung ating voter information. So, make sure na kayo ay rehistrado or updated na, nagpa-verify na kayo kung kayo ay dati ng botante, kailangan nag-verify kayo or nag-reactivate kayo ng inyong mga rehistro. Ayan. So, pindutin natin local. Ayan, Philippines. Pag napindot po natin, nakikita natin dyan na 4 voters registered in the Philippines. Kung kayo ay nasa ibang bansa, pwede ninyong pindutin yung nasa ibaba, overseas. Ayan, para sa mga overseas. So, dahil tayo nandito sa Pilipinas, local tayo.
Then, i-type natin ang ating pangalan dito. So, nakalagay dito sa una ay first name. So, inilagay ko ang aking pangalan, Virginia. Middle name, Padilla. Then, last name, Valdez. Yan. Yan. So, sa province, nakalagay dito, merong special na nakalagay dito na notice na para sa mga nasa Cotabato City and Isabela City, ilalagay ninyo ay special province. So, magsiselect kayo dito, special province ang ilalagay. So, dahil ako ay nasa Muntinlupa City, ang ilalagay ko ay NCR 4th District. Dahil doon kabilang ang Muntinlupa City. Okay? So, Muntinlupa City. Then, lagay natin ulit dito, select City of Muntinlupa. Ayan. Tapos, itik lang natin itong box na I'm not a robot. Ayan. And then, isi-search na natin kung saan ang ating polling place at kung saan presinto ako buboto. Okay? So, itatanong muna sa'yo dito, kukonfirm sa'yo kung tama yung mga inilagay mong informasyon doon sa mga search box na pinasagutan sa'yo. So, kung tama naman yung mga inilagay mo, pwede ka nang magpatuloy. So, proceed tayo. Pero kung hindi ka sigurado, pindutin mo lang yung edit, then babalik ka doon sa pag-check sa mga pangalan mo. Pero dahil ako ay sigurado na tama yung nilagay kong pangalan, ay magpo-proceed na ako. Okay? Proceed. Ayan, at dahil tama ang ating nilagay, ayan na po yung aking voting place at ang aking precinct number. Ayan. Ako ay boboto sa Bayanan Elementary School, Maine. Ang presinto ko ay 02308. So, ang status ng aking voter's registration ay active dahil ako po ay nag-reactivate ng aking voter's registration. At ayan, hindi na kayo maaantala, guys, dahil ang gagawin niyo screenshot niyo na yan or ilista na niyo kung saan presinto kayo boboto. Okay? So ayan, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking mga simple tips mula kay Ate Reds. Maraming salamat and bye-bye. Good luck sa inyong ibuboto at sana walang mag-aaway ng dahil sa mga kandidato lang. Tayo magkaisa at tayo babangon lahat. Bangon Pilipinas. Sino man sa mga kandidato ngayong election 2022 ang manalo, ay respetuhin natin dahil sila ang ating magiging bagong mga pinuno at mamumuno sa ating bansa sa loob ng maraming taon. Kaya sana pagpalain ng Diyos ang ating mga boto at i-bless niya kung ano ang mga nasa puso natin para manalo yung nararapat na umupo at makatulong sa lahat ng mamamayang Pilipino. So, ipag-pray natin mga kapatid ang ating mga boto para naman Diyos ang manaig sa lahat ng mga puso natin sa araw ng eleksyon. So, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Sana po abangan ninyo ang iba pang video ni Ate Reds. Pagpatuloy niyo po ang suporta sa inyong Ate Reds vlogs para naman sa ganun ay makatulong din sa kapwa. Ayan. Tulong-tulong lang daw sa kaunlaran. Ganyan ang buhay natin dito sa Whitey World. So, good luck sa ating lahat. Thank you for watching. I-type lamang po natin ang voter verifier comelec.gov.ph. Ayan. Type na po natin yan.
And punta po tayo dito sa then punta po tayo dito sa Comelec Precinct Finder Online Verification Government Page. Ayan, dito po natin yan hahanapin. Ayan, ayan na po yung Comelec Precinct Finder Online Verification, at narito po rinedirect tayo dito sa Voter Verifier comelec.gov.ph. so pindutin po natin yun, link na yun. Ayan, so pag nabasa po natin itong disclaimer na to, then pwede na tayong magpatuloy sa ating gagawin. So click natin ang continue. Ayan, dito na po natin ilalagay yung ating voter information. So make sure na kayo ay rehistrado or updated na, nagpa-verify na kayo. Kung kayo ay dati ng botante, kailangan nag-verify kayo or nag-reactivate kayo ng inyong mga rehistro. Ayan, so pindutin natin local. Ayan, Philippines. Pag napindot po natin, nakikita natin dyan na for voters registered in the Philippines. Kung kayo ay nasa ibang bansa, pwede ninyong pindutin yung nasa ibaba, overseas. Ayan, para sa mga overseas. So dahil tayo nandito sa Pilipinas, local tayo. Then i-type natin ang ating pangalan dito. So nakalagay dito sa una ay first name. So inilagay ko ang aking pangalan, Virginia. Middle name, Padilla. Then last name, Valdez. Yan. Yan. So sa province, nakalagay dito, merong special na nakalagay dito na notice na para sa mga nasa Cotabato City and Isabela City, ilalagay ninyo ay special province. So magsiselect kayo dito, special province ang ilalagay. So dahil ako ay nasa Muntinlupa City, ang ilalagay ko ay NCR 4th District dahil doon kabilang ang Muntinlupa City. Okay? So Muntinlupa City. Then lagay natin ulit dito select City of Muntinlupa. Ayan. Tapos itik lang natin itong box na I'm not a robot. Ayan. And then isi-search na natin kung saan ang ating polling place at kung saan presinto ako boboto. Okay? So itatanong muna sa'yo dito, kung i-confirm sa'yo kung tama yung mga inilagay mong informasyon doon sa mga search box na pinasagutan sa'yo. So kung tama naman yung mga inilagay mo, pwede ka nang magpatuloy. So proceed tayo. Pero kung hindi ko sigurado, pindutin mo lang yung edit, then babalik ka doon sa pag-check sa mga pangalan mo. Pero dahil ako ay sigurado na tama yung nilagay kong pangalan, ay magpo-proceed na ako. Okay? Proceed. Ayan, at dahil tama ang ating nilagay, ayan na po yung aking voting place at ang aking precinct number. Ayan. Ako ay boboto sa Bayanan Elementary School, Maine. Ang presinto ko ay 02308. So, ang status ng aking voter's registration ay active dahil ako po ay nag-reactivate ng aking voter's registration. At ayan, hindi na kayo maaantala, guys, dahil ang gagawin niyo, screenshot niyo na yan or ilista na niyo kung saan presinto kayo boboto. Okay? So ayan, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking mga simple tips mula kay Ate Reds. Maraming salamat and bye-bye. Good luck sa inyong iboboto at sana walang mag-aaway ng dahil sa mga kandidato lang. Tayo magkaisa at tayo babangon lahat. Bangon Pilipinas!